Yo, what's up mga kayo kabs, magandang araw po muli sa inyo lahat. Syempre, narito na naman po inyong likod, MasterLekym. At welcome back po dito sa ating MasterLekym TV. Bago po simula to ating video to, make sure na dapat naka-like na po tayo, naka-subscribe, at nakita natin yung notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod ko pang upload na video. At ngayong araw, meron tayong muling konting silip giya at race analysis sa karera para po ngayong araw ng Linggo, February 12, 2023, 4-day racing dito po sa Metro Tart Malabar, Batangas. At meron po sila inihandang 10 races na magsisimula po sa ganap na alas 2 ng hapon. At dito po nakaloob yung ating main highlight race at 2023 Pilra Contrier Old Maiden Stakes Race na nasa race number 2. Medyo bagamat naging konti yung mga kalaho kasi yung iba mga nag-atrasan, mga bayang karera, pero magandang karera pa rin po ito. At sana makadihado tayo ngayong araw ng Linggo at makatulong po sa ito ating mga konting silip at giya. Medyo mahirap yung ating lineup, medyo may kakapalan ng konti na sigurado ako pwede magkadihadoan or say baka posible pong magka-carry o biran mga bayang karera. Kaya ito, hindi ko napapatagalin yung ating mga silip at giya ngayong araw ng Linggo. Pupuntahan na rin natin agad dyan matapos lamang po yung ating maiksing intro. Kaya let's go mga kayo guys. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want. At gaya nga po nang mabanggit ko kayo na meron tayong 10 races ngayong araw ng Linggo. At syempre ganun pa rin tayo mga bayang karerista. Hahatiin po natin muli ito ating konting silip at giya sa dalawang video na I hope sana naunawaan nyo naman po mga bayang karerista. Hindi po sa ginagawa ko po hanap po ito para lang din po maging maiksi yung ating watch hour na oras. Hindi po kayo mainit kasi pag medyo mahaba na syempre naiinip na rin yung mga bayang karerista natin. Tsaka para menos na rin po sa data or wifi mga bayang karisa. Kaya salamat po sa inyong pagsuporta palagi at pangunawa. Meron tayong 10 races at meron tayong dalawang set ng take all, pick 5, pick 6 at isang pick 4. Natingin ko talaga medyo dihadong karera to. Meron ako isang panolo mga bayang karisa. Natingin ko medyo angat naman siya ng konti sa laban. Tingin ko baka manalo na kasi laging nabibitin yun, laging segunda. Kaya ito, simulan ko na natin mga konting silip at giya. Hindi ko na rin papatagalin pa, wala nang patumpit-tumpit pa. Siyempre, have a blessed Sunday po sa nindat mga bayang kalerista. Happy racing and start na po tayo. Race number 1, dito po magsisimula ating first set na ating winner take all event. 1400 meters po yung ating distansya at isa itong Pilra Commuting Base Class 4, 28 and 33 split bracket. Meron tayo ditong 9 runners but 8 in betting number lamang mga bayang karista. Dito po, pass po muna ako sa Yamadong si Serapina kasi pansin ko sa pag Yamado masyadong hindi masyadong ginagawang performance. Pero pag dihado to, tingin ko napapalaban yung pera natin. Kaya bayang karista, hindi po sa niluluwang ko po kayo. Hindi ko lang po siya kursunada this time. Pili na po ako. First choice ko po dito, numero 4, Jane Genie. Narerendahan po ni Jeric Pastoral. Last run po, may 126.6. Nasegunda to sa isang rating base, 28.33. Noong January 22, last race, kung saan ang nanalo po doon yung naka-upset kagabi na si Lake Balin Sasayaw. Same rider na rin po tayo, Jeric Pastoral. Pag sa ating numero 4 na si Jane Genie. Second choice ko, numero 6, Sonic Clay. Nabalik ang renda kay JT Say na pumuli ang renda dito para sa ating kabayong si Sonic Clay. Ito naman may 126.6 din na preba last time, na segunda din. Same rating base at na yun naman po ng February 5. Doon po sa karerang napanalunan ng kabayong si Calamian Island. From Saddam Pilapil, balik ang renda kay Jeffrey Pagulaw Sarate para sa ating numero 6 na si Sonic Clay. Isinasaba kong third choice, baka nagpapadihado lamang. Nakadihado to last time si Eason Bautista isang gabi, Mythic Lila Electrify. Narerendan nga po ni Eason Bautista. Ito naman po, may 126.8. Dumating lamang pang lima. Doon po sa karerang napanalunan din ni Calamian Island ng February 5. At same rating, visa din po, 28.33. Siyempre, same rider na rin tayo, YL Bautista. Para sa ating numero 2 na si Electrify. Ito, pagdihado din to, magaling to mga bayang kalerista. Tingin ko niloloko-loko lang. Race number 1 po, first choice ko po muli, numero 4, Jane Genie. Second choice, numero 6, Sonic Clay. At third choice po, numero 2, Electrify. Good luck po. At narito tayo sa ating race number 2 kung saan magsisimula naman yung ating Pick 6 event. At ito po yung ating main highlight race ngayong araw ng Linggo. 2023 Pilra Comtrier Old Maiden Stakes.
At meron na lamang tayong anim na kalahok na maglalaban-laban dito sa distansyang 1,400 meters. Ito, puro tagupa yung preban to. Naglaban-laban to ng trial. Medyo mga awat pa iba. Tingnan natin nga kung makakaulit nga po ba yung nanalo sa kanilang trial run na si Telbert. Na siya naman pong aking first choice kasi medyo malayo yung pagkapanalo niya ng trial run kasi nawala pa si Runway 10, yung matulin yung karera. Tingin ko pwede siya na rin magdala ng marcha rito. JB Hernandez po yung larenda. Meron tong 127 plus sa kanilang trial run. Nanalo po ito noong January 28 kung saan tinalo niya po doon yung mga kalahok din dito kagaya ni Prime Billing. Same rider na rin po tayo, JB Hernandez para sa ating numero 2 na si Tel Bell. Kuha po ako ng second choice, mga bayang karista. Wala sa Kitty, walang Star Dehado. Numero 5, Songbird. Narerenda naman po ni RC Susan. Ito nung karera, hindi masyado ginagalawan. Puro sunod-sunod lang. Dumating lang po itong pang-apat dun sa karera ng trial run. May 128.6 po ito. Dun din po sa karerang napanalunan ni Telbel. Mukatingin ko, tagong-tago pa yung preba. Makakagaya ito ng Songbird dati, yung matulis Romy Marte. Same rider na rin po tayo, RC Susan. Pwede sa ating pang-dehado natin. Numero 5, na si Songbird. Race number 2, main highlight race, mga bayang karerista. First choice ko po muli, horse to beat, numero 2, Telbel. Second choice, pwedeng makalong shot, numero 5, Songbird. Good luck po. At narito na tayo din sa ating race number 3, kung saan magsisimula naman yung ating first set na ating Peak 5 event. Another 1400 meters, field record waiting base class 5, 6, and 10 split. But this time, full gate tayo pero 12 in betting number lamang, mga bayang karerista. Dito, first choice ko, maraming matulin. Maganda yung first position. Baka magamayan ni Alvin to. Maparima, alam naman si Jan Alvin. Magaling sa derimating kabayo. Numero 14, Color Blast. Ito po, may 127.62 na preba. Na segundo to, same rating base na rin, 6 and 10. At yun po, noong January 15, at ang nanalo naman puro sa karera na yun, yung kabayong si Meteora. From Jomer Estorque, this time po, Jan Alvin Gusi ang rerenda. Pag sa ating numero 14 na si Color Blast. Huwag lang matatabunan ito. Talagang rerimati yan sila na malakas na malakas nito. Second choice ko, isang di bandera, Sandy Rimate, couple entry 4 and 4A, Sinag with CL Advincula and 4A, Barrio San Jose with Jeomer Estorque. Sinag last run may 130 plat, na segundo to, same rating base rin noong February 3. Doon po sa karerang napanalunan ng kabayong si Speak Easy, last race po yun mga bayang karerista. From Jeomer Estorque, this time po, Apprentice Sider, pamenos sa peso, CL Advincula ang rerenda, pa sa speed horse na numero 4 ang si Sinag. Samantalang ito namang si Barrio San Jose, may 129.2 na segunda rin noon. Sa rating base 6 and 10 noong January 29 naman, doon naman po sa karerang napanalunan ng kabayong si Celebrity. Same rider na rin tayo, Jeomer Estorque, para sa ating numero 4A na si Barrio San Jose. Isinasama ko ng torches, last time medyo kinapusto. Namitakan to, kung di ko nagkakamali. Numero 6, Bonnie Avenue. Sanay rin sa malalakas na laban to. Tsaka matutuli na ere. Pwede rin isunod agad to. Cambio Hinete pa ngayon. JD King Flores ang rerenda. Last run may 129.2 na. Segunda sa rating B6 and 10. Kung saan namitakan nga po siya nung kabayong si Cheche noong February 4. From JD Calagos. This time po, JD din. Pero Flores naman po ang rerenda. Para sa ating numero 6 na si Bonnie Avenue. Race number 3, mga bayang karista, bagamat full gate tayo, kung may nasisipat pa magandang diado, dagdag na lamang po tayo. First choice ko po muli, Horse to Beat, numero 14, Color Blast. Second choice na mga pwedeng chumamba, 4A, Sinag and Barrio San Jose. At third choice po, numero 6, Bonnie Avenue. Good luck po. At lipat na tayo sa ating race number 4 kung saan magsisimula naman yung ating second set ng ating winner take all event. 1400 muli ating distansya at muli field record waiting base class 5, 6 and 10 split. Full gate po tayo muli mga bayang karista to. Anybody's race din to karera na to. Medyo may mga nakakaangat ng bahagya. Iba rito puro galing sa mababang grupo kaya kung may nasisipat ha, huwag niyo pong kakalimutan isama na lamang bayang karista. First choice ko po dito, mababa sa laban to. Sana meron atong kabayan to. Numero 6, Safe in the West. Narerendan po ni RC Susan. Medyo mataas yung grupong nilalaban nito dati. Meron tong best time na 127.2 noon. Natarsera to sa isang rating base 16 and 21. At yun po nung April 28, 2022. Dun po sa karerang napanalunan ni Double Happiness. Same rider na rin tayo. Regular jockey niya to, RC Susan. Para sa ating numero 6, si Safe in the West. Matuling kabayo ito mga bayang karista. Kung makakauna, tingin ko pwedeng makachamba rito. Second choice ko, imported horse, Grey Galloper numero 12, Happy Maggie. Narerenda na po ngayon ni Saddam Pilapil. Ito naman last run, meron lamang 128.4.
Dumating tong pang-apat sa rating B16 and 21 din, mga bayang karerista. Noon naman po, December 18, medyo dalawang grupo na pala nabababa nito. Noon po sa karerang napanalunan naman ni Kentucky Rain. At si MVP Lapil na rin po yung Romenda. Para sa ating numero 12 na imported na si Happy Maggie. Isinasama kong third choice lamang itong ang horse to beat na numero 13 na si You Never Know. Narerendahan po ni Kelvin Abobo. Ito naman may 128.4 din na preba. Dumating itong pang-apat sa rating base 11 to 15. Medyo bumaba din po siya ng grupo dito. At yun naman po noong January 27. Noon po sa karerang napanalunan ng kabayong si Victorious Passion. Same rider na rin tayo. Regular jockey na niya to. Kung di ko nagkakamali, Kelvin Abobo. Para sa ating numero 13 na si You Never Know. Race number 4 po, mga bayang kalarista, bagamat pool gate tayo, kung may nasisipat pa po, huwag nyo po dagdag na lamang, pinapaalala ko po sa inyo. First choice ko po muli, sana meron na, wala pala sa Katie to, numero 6, Safe in the West. Second choice, numero 12, Happy Maggie. At third choice po, yung horse to beat na numero 13, na si You Never Know. Good luck po. At narito na tayo dito sa ating race number 5, likod na ating programa kung saan magsisimula naman yung ating second pick 6 event, mga bayang kalarista. 1400 muli ating distansya at isa itong field accommodating base class 4, 16 to 21 split bracket. Meron po tayo itong full gate muli, mga bayang kalarista. Talaga makapal yung ating lineup ngayong araw ng Linggo. Ito medyo mahirap din na karera para sa akin to. Pero first choice ko, numero 7, Rain Rain Go Away. Narerendan po ni JD King Flores. Last run na segunda to, meron tong 127.8, same rating base na din po, 1621 ng February 5. Kung saan ang nanalo po dun sa kaira nila yung banderang tapos na si Denderen Denden. Same rider na rin tayo, King Flores. Kahit sa ating numero 7 na si Rain Rain, Go Away. Second choice ko, nandun na rin po sa kaira nila na yun, nanalo si Denderen Denden. Kalookan Gerd, narerendahan po muli ni Pati D. ni O.P. Cortez na po pala, sorry, change rider na po pala ito, O.P. Cortez. Ito naman po, dumating ng pang-apat din doon sa karera nila, doon sa karerang napanalo ni Denderen Denden, at nagtala po ito ng 128.4. Same rating base, same date, from Pati Dilema, this time po, O.P. Cortez ang rerenda para sa ating numero 9 na si Kalookan Gerd. Isinasama kong torches, ito naman yung natarsera doon sa karera nila, numero 3, Jawo, narerendahan po ngayon ni R.M. Garcia. Ito naman po, last run, tarsera nga po, may 128.2. Doon din po sa karerang napanalunan ni Denderen Denden ng February 5. At kung saan, si R.M. Garcia na rin po yung Romenda para sa ating numero 3 na si Jabo. Ito, pagdihado ito, mapapalaban pera nyo rito. Biglang sumusulpot din itong kabayan na itong mga bayang kalerista. Race number 5 po, mga bayang kalerista. First choice ko po muli, numero 7, Rain Rain Go Away. Second choice, numero 9, Kalookan Girl. At third choice po, numero 3, Jawo. Good luck po. At yun, mga bayang kalerista at ang ating mga kayokaps, dito po natatapos yung ating unang part ng ating video ng konting silip at giya ngayong araw po ng Linggo na sana makatulong po sa inyo at maging palaisipan yung magiging diskarte nyo kasi medyo mahirap yung ating karera, mga bayang kalerista. At muli siyempre, sariling aral ko lamang po ito at kuro-kuro sa karera. Pagdating po ng tayaan, kayo pa din po yung masusunod. Maraming salamat po mga bayang karerista at magkita-kita tayo sa ating part 2 ng ating silip at giya ngayong araw ng Linggo. Salamat po.